Sama-sama kami, buong pamilya sa tricycle. Ako ang mayakap kay Baby Love at kay Pau Ai. Si tatay naman kay Pangga. Ang dalawa, panganay, si Ate Love at si Langging ay nasa back ride. Hindi magkahiwalay itong dalawang ito. Kahit saan pumunta, they are together. At si Pangga at si Pau Ai naman, sila naman ang magkabody. Si tatay, siya naman ay solo na naglalakad. Si Hamor naghahabol na kay Ate Love at kay Pangga. So sweet, responsible Ate Risa. Ngayon kami ay maghahanap ng makakainan. Saan kaya pupunta itong mga ito? Kaso lang, nag-meeting muna, pag-uusapan. O ang kamay ni ati at kuya ang hindi magkahiwalay na magkapatid. Halos magkasunuran lang kasi sila ng taon. Sila halos ang laging magkasama. At halos magkasing edad lang din po sila. Kasi nanganak ako ng 2010. Pinanganak naman si kuya ng 2011. Kaya sabay sila ng lumaki. Pipili na sila ng kanilang kakainin. Sasamahan sila ni tatay sa kanilang gustong bilihin. Kanya-kanyang turo kung ano ang gusto nila. Ako nanonood lang sa kanila, sa kanilang mga kakulitan at sa lahat ng mga pinagagawa nila. Si tatay ang nag-supervise sa kanila at ako nandito sa likod. Tinitingnan ko din sila. Hindi mapakali kung ano-ano ang gustong kainin. Nag-iisip ako kung ano ang kakainin naming mag-asawa. Kaso lang, ang sweet ni kuya, hawak-hawak niya si Pau. At ang tatlo ay namimili. Ang sweet ng Ate Risa, oh, very responsible, hindi niya binababa. At syempre, ang nanay en, at ay hulambingan pa, naku, kahit saan, tatay. Pipiliin kong ulam ay, syempre, napakasarap na vampire stew. Kaso, sobrang laki ng ano nila, ng serving nila, good for one family, kaya take out ko na lang po yung natitira. Tapos, pwede na naming hapunan ni tatay mamayang gabi yun. Tapos, ang mga bata, tapos na din silang kumain. Yan, 139 lang. Good for one family na. Dito muna kami sa may Pau Park. At hindi pwede maglikod sa loob ng bahay at kahit saan ngayon ang mga bata dahil maulan, baka madulas. Mas safe dito. Kaya dito sila naghahabulan ngayon. Magkakapatid. Kaso lang si Ate Love ay nagdadalaga na. Kaya hindi na siya nakikijoin sa mga maliliit. Si Kuya still playing pa rin siya. Yan. Hindi siya nagsasawang makipaghabulan sa kanyang mga maliliit na kapatid. Kaso si ate, mas gusto niyang mag-cellphone na kaysa makipaghabulan sa mga kapatid niya. Super enjoy sila sa konting oras na nagstay kami sa SM. Si tatay at ako ay nandito lang nanonood sa kanila. Ngayon, after na to, kami ay magsisimba. Labasan na po. Wait lang muna sila dyan sa labas at ako ay hahanapin ko si Kuya Peter kung saan si Kuya Peter nakapag-park. Maraming salamat Kuya Peter. Ito, nakita ko na si Kuya Peter. Thanks for watching Nanay and Seconds. Please follow my Facebook page Nanay and Seconds, Nanay Nen, Nenen Segundo, Nenen Renato, and also my TikTok account Nanay and Seconds. Please don't forget to like and subscribe.